Protection Program ng Social Enterprise Development Partnerships, ang SEDPI, okay? So, ito pong Social Welfare Protection Program, ito po ang program natin para sa mga members natin sa Surigao del Sur at Surigao del Sur na nag-abe ating social This is part of our rebuild and recovery phase ng ating SEDPI Social Microfinance Program. So, nandito na po tayo sa rebuilding and recovery phase kasi by next week, May 4, ay magsisimula na po na pwedeng mag-operate ang mga microfinance sa institutions. Pero ito po ay hindi pa full blast. Okay? So, yan yung ating So, yung mga staff natin dyan sa Mindanao, sa Agusan del Sur at Surigao del Sur, pwede po ba na kayo ay bumati sa ating comment para ma-check ko ang ating attendance for today. Okay, sige. So, ang pag-uusapan natin ngayon, ang agenda natin ay yung community assessment research na ginagawa natin every week para makita natin kung ano ang nangyayari sa mga members natin at hindi tayo nang huhula. Okay. Tapos pag-uusapan din natin ang ating savings or flexible cash collateral na mako-convert na into the member joint venture counterpart. Okay. And then pag-uusapan natin yung Social Welfare Protection Program mismo plus paano tayo gagawa ng ating branch preparation when we finally open our branches next week. Okay, so iyan ang ating agenda. Okay. So, umpisahan natin, no? Dito tayo sa rapid community assessment natin for COVID-19. Ito yung weekly na ginagawa natin na research at inilalabas natin sa media. In fact, yung mga ibang researches natin ay nagawa na natin at kailangan ko na lang siyang isulat para ulit ma-share natin sa media at sa microfinance industry para naman ay makatulong dahil yung iba ay kulang ang kakayahan nila na gumawa ng research. Okay? So may background kasi tayo on academics at tayo ay nagtuturo sa Ateneo, kaya po talaga yung disiplina natin on research ay nandiyan. Okay? So ang rapid community assessment for COVID-19 ay ginagawa natin to determine the status of our micro-enterprises kung sila ay, ang livelihood nila ay unaffected, na humina, or huminto. Okay? Tapos sinitignan din natin kung sila ba ay may nakakaramdam na ng simptomas ng COVID-19. Tapos, tinitignan din natin kung mayroon silang access to government assistance and support needed after the community quarantine. Kasi yun po yung mahalaga ay ang pagbangon natin in rebuilding and recovery after the general community quarantine. Okay. So, ito po yung questionnaire na ginagamit namin, no? At sa mga microfinance institutions na nanonood, you can actually also use this. Wala naman pong problema dyan. The reason why I am putting this forward is because the tool is very easy to use and it provides insights kung ano yung mga pwedeng gawin natin as microfinance institutions to help the micro-enterprises on the ground. So, unang-una nating tatanungin, ano ba yung ating kasarian, no? Kasarian ng member natin. Pero yan po, madalas ay mayroon na tayong information sa ating organization. Kaya kunin na lang natin yun base sa mga respondents. Ano ang iyong civil status? Married, separated, widow, single, or living in? Ilan ang miyembro ng iyong pamilya at ilan ng iyong anak? So with this information, napoprofile natin yung household kung gaano siya kalaki at kung ano yung status nung ating member. Ang focus kasi ng microfinance ay usually mga kababaihan ang kanyang kinikilingan dahil ang mga kababaihan usually yung hindi nakaka-access ng financial services at kulang sila sa economic empowerment. Kung mapapansin niyo po, dito sa ating questionnaire, may nakasulat na 1, 2 kapag male, female. Pag married, separated, ganyan. Merong married is 1, separated is 2, widow is 3. Para mas madali na ito ay ma-interpret at ma-collate kapag tayo ay nag-consolidate ng ating research,
Instead na male-female or married-single yung mga isusulat natin sa ating answer sheet, yung number na lang. So, bigyan ko kayo ng example ha. Ito yung answer sheet natin. So, for example, sa branch, sa hinatuan, ang center karamkam. So, makikita nyo doon, nickname. So, isusulat ninyo yung nickname ng inyong mga center members. Tapos, doon sa ibaba, isusulat nyo yung sagot. So, for example, dito kay Norma, ang kasarian niya ay 2, which means ang 2 ay female. So, nakalagay 2, no? So, alam na natin ngayon na si Norma ay female. Ang civil status ni Norma naman ay 1. Ano ba yung 1 dito? Married. So, siya ay married. Pero kung titignan natin si Belen, ang kanyang civil status ay nakalagay 4. So, si Belen, ang civil status niya ay 4. Dito sa ating answer sheet, ito ay single. No? So, single siya. So, in this manner, mas madali ngayon na makolate yung mga sagot ng mga members natin kasi coded na siya ng maayos. At ito ay isusulat natin sa papel and then maganda na ilipat natin sa isang Excel file and then saka natin siya i-analyze isa-isa. Okay? Pero pwede rin naman na from paper ay bilangin na natin tapos saka natin ilagay sa Excel. Okay? Ang mahalaga lang dito, kailangan po na itago natin ang ating mga answer sheets dahil ito ay magiging proof ng ating ng ating research. Kapag tayo ay challenge sa ating research at sinabi, ano yung proof ninyo na yan talaga ang nangyari, ipapakita natin yung mga answer sheets because that will be part of the methodology of the research. Tapos, number 3 and 4, ilan ang miyembro ng iyong pamilya? Tapos, ilan ang iyong anak? So, ilalagay nyo na lang yung sagot dyan ng number itself. So, ilan ang miyembro ng pamilya ni Norma? 7. Ilan ang anak niya? 5. Okay? So, yan yung paggamit ng ating answer sheet na gagawin natin sa ating research ngayon. So, doon po sa mga staff ko para sa Agusan at saka sa Surigao, please comment understood sa comment para lang makita natin na kayo ay nakakasunod sa ating Facebook Live at ating Facebook discussion. Okay? Tapos, iti-check po natin yan mamaya. So, uy, kailangan correct spelling ha? Understood. Past tense ng understand. Okay. So, understood. So, number 5 na question natin. Number 5, ikaw ba ang pangunahing kumikita o breadwinner ng iyong pamilya? Oo o hindi? May katuwang ka ba na kumikita din ng pera? Oo or hindi? So, yung katuwang mo sa pagkita ng pera ay hindi naman kinakailangan na asawa mo ito, no? Which is in relation to the next question, the 7th question. Kung oo, kung meron siyang katuwang, sino yung katuwang niya sa pagkita ng pera? Pwede itong asawang lalaki, bana yan sa Bisaya, asawang babae or asawa sa Bisaya, no? Tapos, tatay, nanay, anak na lalaki, anak na babae, pwede ring pamangkin. Ilagay mo yun sa iba pa, no? Iba pa, pamangkin, tito, tita, ganyan, no? Tapos, kung wala siyang kasama, ilagay mo yun, not applicable. So, kung doon sa number 6, ang sagot niya ay hindi or wala, ang sagot mo doon sa susunod na question ay not applicable kasi wala siyang kasama sa pagkita ng pera. So, ibig sabihin, single earner household lamang siya. Okay? So, patuloy tayo sa ating question. So, number 8, anong nangyayari sa negosyo pinagkakakitaan mo dahil sa COVID-19? So, ito, makikita natin, meron bang mga hindi humina? So, yung mga hindi humina, ibig sabihin ay hindi sila apektado ng pag-lockdown sa COVID-19. Okay? So, mahalaga na makita natin yan kasi in the last research na nakita natin, 69% ng mga members natin ay nagsara totally ang kanilang livelihood. Kaya nakita natin talaga yung negative effect ng COVID-19. No? So, hindi humina, medyo humina, humina, lublahang humina, hanggang sa huminto. So, yan yung i-check ay kukunin ninyo yung kanilang sagot. Okay. Tapos, nakatanggap ba ang iyong pamilya ng cash na tulong mula sa gobyerno? Oo or hindi? So, ang tinitignan natin dito ay from the beginning of the lockdown. Tapos, nakatanggap ba ang iyong pamilya ng relief goods mula sa gobyerno? So, oo o hindi? Tapos, itong number 11,
instead na PUI or PUM kasi nagpalit na ang DOH ng kanyang pagkakategorize ng COVID-19 no, ng mga apektado na tao. Instead na PUI or PUM, ang ginagamit na niya ay confirmed, probable, at suspect. So, ang itatanong natin ay, in terms of COVID-19, yung mga members ba natin ay 1, negative. So, kapag negative, walang sintomas na nararamdaman at walang test na naganap. Okay? Kapag, so titignan natin kung ano ba ibig sabihin ng negative, confirmed, probable, at suspect. So kapag confirmed, positive na may COVID-19 at na-test mula sa accredited DOH laboratory. So ibig sabihin yan, kapag hindi na-test yung member natin sa laboratory, hindi siya po pwedeng matawag na confirmed kasi kailangan DOH accredited yung laboratory na siya ay napag-testan. Pero ito naman ay from our last research, ay wala, nawala na nga yung PUI at saka PUM eh, sa mga members natin. Dalawa lang yon out of the 6,500, as almost 7,000 na nai-interview natin. At ito ay very good news. And sa pagpapatuloy ng lockdown, sa palagay ko ay wala pa rin naman talagang confirmed case dyan. Okay, so sundan natin. Kapag probable naman na test siya sa COVID, pero hindi sigurado ang resulta o hindi accredited ng DOH ang nag-test. So, probable ang ilalagay natin doon. So, ang ibig sabihin nito, nakapag-test siya, pero yung test result ay hindi conclusive. Hindi sigurado kung ano yung resulta. Or, yung nag-test sa kanya ay hindi accredited ng Department of Health, yung laboratory na gumawa noon. So, probable ang labas pag ganun. Kapag suspect naman, nakakaramdam siya ng mga sintomas tulad ng lagnat, ubo, at nahihirapang huminga. So, kapag may lagnat, may ubo, at nahihirapang huminga, mga sintomas ito ng COVID-19, ilalagay na agad siya na suspect. Okay? So, yan yung ating COVID-19 classification na pagbabago. So, ito ay confirmed, probable, suspect, at negative. Kapag negative, walang sintomas at hindi kailangang i-test. Okay. Number 12. Makakabayad ka ba ng weekly payment mo simula ng May 4? Kasi dito, tinatantya natin kung prepared ba yung mga members natin na magbayad na ng kanilang joint venture ng kanilang loan at saka ng kanilang savings doon sa prior loans nila. Kasi 6 weeks na tayo na hindi nagkokolekta. At kailangan nating balansehin whether meron silang kakayahan or hindi. And of course, ang mangunguna pa rin ay yung pangangailangan nila kasi kailangan nilang mabuhay, no? So ang pero ang isa din kasi na factor na kailangan natin i-consider ay nakapagbigay na ng cash assistance ang ating government. At ito ay pupwedeng gamitin na pambayad o kaya pang-save, no? Sa akin nga eh, kung maganda na makuha natin muna na savings yung sa mga members natin para hindi nila maubos agad yung ibinigay na cash assistance mula sa gobyerno, I think that would be a very good idea. So itatanong natin, kaya na ba nilang i-resume yung kanilang weekly payment? Tapos isingit na lang siguro natin, kapag hindi nila kaya na i-resume, next week ba kaya na nila? Or 2 weeks ba yung gusto nila na grace period bago tayo magsimula ulit na mag-collecta sa kanila? Okay? So yan yung number 12. And then number 13, pagkatapos ng lockdown, anong gusto mong mangyari sa iyong loan? So, ipapaliwanag nyo yung terms ng restructuring and refinancing, ha? Yan yung topic natin kahapon na ishinare din natin sa public para makita ng ibang mga microfinance institutions, cooperatives, NGOs, rural banks, kung ano yung ginagawa natin na cutting edge, no? At pioneering in terms of financial service delivery. So, are they going to resume normally in their repayment? Magre-restructure lang ba sila? Or sila ba ay mag-undergo ng restructuring and refinancing? Okay? Tapos, number 14 natin, ano sa tingin mo ang makakatulong sa iyo para mas mabilis na makabangon mula sa lockdown? So, ang mga options, kapital, relief goods, trabaho, iba pa, or not applicable. Yung not applicable ay wala daw siyang kailangan. So, kayang-kaya niya, no? Tapos, kapag may iba pa, ang ilalagay niyo po doon ay kung ano yung iba pa niyang kailangan. Baka kailangan niya ng psychological help or medical assistance, hindi natin alam. So, ilalagay niyo doon kung wala sa mga options na sagot. Okay. Tapos, number 15,
Magkano ang kailangan mong kapital para makapagsimula muli pagkatapos ng lockdown? So, tatanungin natin ito para exactly makita na talaga natin magkano ba ang demand ng mga members natin in terms of jumpstarting their livelihoods when we resume with their livelihood next week, no, sa May 4. So, sa Agusan at Surigao po kasi ay low risk ang classification doon at sila po ay general community quarantine ang masusunod. At may mga businesses na napupwedeng magsimula at karamihan naman ng mga members natin ay involved sa farming, so they will be allowed to resume their livelihoods. So, kailangan matanong natin magkano ba talaga yung kailangan nilang kapital para makapag-financial projections tayo at makapaghanda tayo kung magkano talaga yung kakailanganin. Okay? And then number 16, ilang microfinance institutions katulad ng kooperatiba, microfinance NGO, rural bank, or lending company ang may outstanding loan yung member natin ngayon. So, tayo kasi sa SEDPI ay talagang tinatanggap natin na maraming pinagkukunan ng loan ang mga members natin. Hindi lang sa atin yon, no? Multiple borrowings talaga sila. Pero ang goal talaga natin ay mawala ang loan. Kasi ang mas gusto natin, mas maraming savings ang mga members kaysa mas maraming utang ang mga members, no? So ang gusto nating mangyari ay makita natin ano yung tulong na makukuha nila sa ibang mga microfinance institutions para mabalanse natin ano yung po pwede nating ibigay sa mga members natin. You have to remember that microfinance institutions, especially cooperatives and microfinance NGOs, they are not our competitors. They are our collaborators dahil tayo pareho ang ating mission na matulungan ng mga low-income groups at sila ay maitaas, no? Maitaas ang kanilang antas ng pamumuhay. So, hindi tayo nagko-compete sa kanila, kundi tayo ay nagtutulungan. Kaya, yung loan amount na or yung capital na ibibigay natin sa kanila ay i-consider natin yung ibang mga microfinance institutions din. Kasi for sure, may makaka-access din doon sa ibang mga microfinance institutions. Okay? So, yan yung ating number 16 na question. And then number 17, magkano ang total na loan na nakuha mo sa mga ito? So, previously, magkano na yung loan niya para ma-assess natin ano yung debt burden ng ating member and we can plan more proactively, hindi lang yung sa sarili tayo nakatingin. Kasi ang buhay naman talaga ni nanay, yung mga members natin ay marami siyang mga microfinance institutions at marami siyang inaalala. So, kailangan buo din yung ating pag-analyze. Okay? At may maisisave ka ba sa May 4? So, tinatanong natin yan kasi especially no, nung nakita natin sa research natin ay nasa, I think, more than 50% na yung nakakuha ng cash assistance. And natatakot talaga ako na baka nagastos na lahat yun. Eh, pang ilang buwan yun, di ba? So, kailangan talaga na mayroon tayong gawin para si nanay ay makapag-budget, matulungan natin siya na hindi niya magastos agad yung nakuha niyang cash assistance at magamit niya ito ng tama. Okay? So, tapos meron din tayong qualitative research mula sa Asian Disaster Preparedness Center. Ito ay isang organization, ito ay isang international organization that we are working with para maka-establish tayo ng relationship sa kanila. And who knows, maybe next time we would be able to get assistance from them. Okay? So, tinatanong lang dito, ano yung inyong negosyo, kailan nagsimula, ang maapektuhan yung negosyo nila with COVID-19, paano naapektuhan. So, yung mga sagot sa paano naapektuhan ay nawalan ng supply or naubos ko na yung pera ko na pang sarili, nagamit ko sa pangangailangan ko pang araw-araw, kaya wala na akong kapital na pangbili. So, these are examples na mga pwedeng mga isagot dyan, no, sa paano naapektuhan. And then, mayroon ba silang naipon upang ipagpatuloy o simulan yung kanilang negosyo? At nakatanggap ba sila ng tulong mula sa gobyerno? So, natatanong naman natin ito, no? Ito rin, may natanggap ba silang impormasyon tungkol sa
COVID-19. So, di ba, remember, noong kakaputok pa lang ng COVID-19, bago pa nag-lockdown, ay tayo, ang ginawa natin sa SEDPI ay pinaikot ko na kayo sa ating mga members with physical distancing. At ang ginawa natin ay inorient na natin yung mga members natin kung ano ba ang COVID-19. I remember, NCOV pa ang pangalan nun. At saka, ang ginawa natin ay train natin, nagbigay tayo ng online training para sa mga staff natin. Tapos yung mga staff naman ay pumunta on field para magturo. So, isang example yun ng pagbibigay ng impormasyon. Okay? At magkano ang karaniwang gastos para sa buong pamilya? Magkano naman ang para sa negosyo? Ano ang ginagawa ng paraan para makaraos sa sitwasyon ngayon? No? So, ito ay coping mechanism. So, ano ba yung ginagawa nila para makaraos ngayon? Sila ba ay nangutang? Sila ba ay nag-withdraw ng kanilang savings? Sila ba ay kumuha ng nag-ani ng kanilang tanim para sila ay makakain? So, ano yung kanilang ginawa para sila ay makaraos sa sitwasyon ngayon? And then number 10, anong klase ng suporta ang kailangan para sa inyong negosyo? So ito naman ay qualitative research. So hindi naman kinakailangan na marami tayong interview dito. In fact, ang assignment nga lang natin ay one member per branch. So yun lang. And we have 7 branches, so we would be able to have 7 respondents for this. Pero ang mahalaga dito, ang kaibahan, talagang kailangan na kuhanan natin ng picture yung ating mga members para talagang maipakita natin kapag tayo ay inilabas natin ito sa media or inilabas natin ito sa mga reports natin, mayroon tayong patunay at ipapakita natin ano yung sitwasyon on the ground. So, ang picture ay pwedeng solo picture ng micro-entrepreneur na nasa business setting. So, example nito ay nanay na nasa sari-sari store or tatay na nakatabi sa tricycle. Tapos, picture of business operations. So, yung mga nagsarang sari-sari store, no, a picture ng family members na kumakain or nasa loob ng bahay, kung ano yung ginagawa nila, ay nagluluto, nagwawalis. So, tignan natin kung ano yung kanilang pinagkakaabalahan ngayong nasa lockdown para maipakita natin sa public. Okay? Okay, so punta na tayo sa ating second agenda, which is the savings or the flexible cash collateral na kinonvert natin into member joint venture counterpart. So remember lang po na tayo ay hindi na loans ang gagamitin natin as development tool, kundi joint venture. Ang joint venture po kasi ito ay business arrangement kung saan equal yung parties, na yung parties are business partners at walang creditor-debtor relationship, no? So, ito po ay gagawin natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng a bundle of services para sa mga members natin. So, yung picture na yan ay makikita natin, ako yung nandyan plus yung isang member natin, no? Si Maricel yan, kilalang-kilala ko yan kasi isa siya sa mga success stories natin. So, si Maricel ay co-joint venturer natin, tapos tayo yung partner niya. So, I will be representing SEDPI. So, si SEDPI ay magbibigay ng joint venture capital contribution, financial literacy, agripreneurship, linking to market, socialized housing, insurance and damayan, access to government services kay Maricel o doon sa joint venture. At si Maricel naman, ang counterpart niya ay magbibigay siya ng joint venture capital counterpart, which is formerly the savings na sinisave niya sa atin dati. At siya din ang in charge sa labor and day-to-day operations ng livelihood, which is the joint venture. So, yan po yung essence. So, we are providing more than financial services. So, dun po sa mga nanonood, you can actually watch the other episodes para maintindihan ninyo ano itong joint venture na ginawa natin, no? So, for example, ang joint venture ay 10,000 galing kay ang joint venture contribution ng SEDPI. Ang joint venture counterpart naman ng member natin ay 2,000 pesos. So, ang total joint venture dyan ay, value niya ay 12,000 pesos. So, ano yung purpose ng joint venture counterpart? So, ang joint venture counterpart ay, dahil with the term itself, no, ito ay counterpart. Ito ay yung ibinigay, no, na bahagi ng member natin
para maging magkasosyo. Kasi mas maganda kapag ang pagkakasosyo o yung pagkasosyo sa negosyo ay magbibigay tayo ng ating contribution na pera dito. Okay? So, yan yung counterpart ng member. Para ito din ay nakikita para eventually na-increase yung ownership ng member doon sa joint venture. Kasi palaki ng palaki yung kanyang counterpart dahil tayo ay may joint venture counterpart mobilization every week, which is equivalent to 100 pesos. So yan yung nakikita nyong amount dyan. At ito naman ay pwede rin gamitin for emergency and unexpected expenses. Okay? So, ang minimum maintaining balance para sa joint venture counterpart para sa first cycle ay wala. Kasi, syempre, nag-uumpisa pa lang siya. No? So, mag-iipon muna siya ng 100 every week. Pero pagdating ng second cycle at siya ay less than 65 years old, 20% ang kanyang kailangan na joint venture contribution. Naku, may mali na naman ako. Dito naman, kapag second cycle and greater than 65 years old, dapat ito ay 30%. So, clarification po, 30% yun, ha? Para malinaw. Kasi, mas kailangan na mas madaming joint venture contribution kapag senior na dahil mas may risk tayong minamanage because of age. Okay? So, ang reward naman dito, so kapag sa mga traditional microfinance institutions, yung kanilang savings ang binibigay ay interest at pinaliwanag na natin na ang interest ay hindi natin na siya gagamitin, kundi service charge na. No? Pero sa joint venture counterpart, ang gagamitin naman natin ay reward. So yung mga nag-iipon ng kanilang joint venture counterpart para ito lumaki ay mabibigyan ng reward. So, kung 6 months yung joint venture term na kanilang pinili at wala silang withdrawal sa kanilang joint venture counterpart, 50 pesos ang kanilang reward doon. 25 naman kapag may withdrawal. Kapag 3-month term naman yung joint venture na pinili, 25 pesos ang ibibigay kapag walang withdrawals at 10 pesos naman kung may withdrawal. So, yun po para mabilis natin na makikita. At nakita natin kahapon na about 95% of our members below 20,000 ang kanilang capital exposure sa atin. Ang exposure natin sa kanila, ang nabigay natin na capital sa kanila. And with that, it means na yung requirement na maintaining balance is about, on average, about 2,000 pesos. At kapag tinignan natin dyan, ay okay na rin yung 50 pesos na reward every 6 months base sa 2,000 pesos na average savings nila. Okay? So, ang payment para sa reward ay gagawin every JV renewal or joint venture renewal at ito ay makakredit sa kanilang account. Tapos, isa-sign din nila ang kanilang withdrawal slip kung gusto nilang i-withdraw ang reward na yon. No? Kung gusto nilang i-enjoy yung reward na yon, wala namang problema. Okay? At ang max minimum opening deposit dito ay wala. Okay? So, tayo, we are making our financial services very accessible to the low-income groups. Kaya, hindi kinakailangan ng pera para mag-open ng maintaining balance para o minimum opening balance para mag-open. Kasi sa ibang mga microfinance institutions, 50 pesos, 100 pesos, o kaya naman sa mga, lalo na sa commercial banks, no, 500 pesos o up to 5,000 pesos yung minimum nila. So, kailangan na gawin natin ito na wala para maengganyo yung mga low-income groups, mga especially if we're targeting new members, na mag-open ng kanilang joint venture counterpart sa atin, lalong-lalo na kung balak nilang magpa-miyembro. Okay. Kailan pwede ma-withdraw yung joint venture counterpart? Kapag wala na silang existing joint venture sa atin, wala na tayong existing joint venture contribution sa kanila, then they can freely withdraw their joint venture counterpart anytime. Okay? So, anytime yon. Tapos, yun naman may mga existing na joint venture contract with us,
Yung excess ng minimum maintaining balance, yan yung pupwede nilang i-withdraw. So, for example, ang kanilang joint venture contribution na nakuha ay 10,000 pesos, ang joint venture counterpart ay kailangan 2,000 pesos. So, yung anything in excess of 2,000 pesos, for example, nakapag-ipon siya ng 2,500, yung 500 pesos, yan yung excess ng minimum maintaining balance, pwede niyang i-withdraw yan anytime. Okay? At yun ang siya gagamitin. Tapos, ang fee lang natin dito ay mayroon tayong kailangang bayaran na 5 pesos for the passbook. Pero, for this succeeding na ano natin, no, for the month of May, ay hindi muna tayo maniningil ng 5 pisong passbook dahil nga tayo ay nakikisama sa mga members natin na tinamaan ng COVID. Okay? So, tayo muna ang mag-absorb ng cost na yan. Okay. So, yung Social Welfare Protection Program naman natin, ito ay ang Consolidated Microinsurance and Social Safety Net Programs natin para sa mga members natin doon, no, sa Agusan and Surigao. We provide security and protection to members. And this is actually an adoption of indigenous regulated and government social insurance programs. So, ano po yung mga indigenous program natin dyan? Yan yung damayan. Ano naman yung regulated? Ito ay yung insurance, no, with claims, no, insurance company yan, partner natin. Tapos yung pangatlong component ay government safety nets, which is SSS and Pag-IBIG. Tapos coming na yung PhilHealth at saka Philippine Statistics Authority, no? So ano yung mga nandito sa SWEP? Meron tayong life insurance coverage, meron tayong access to government services, at meron tayong damayan or fire and calamity, okay? So yung partner natin dito ay ang CLIMS, which is a cooperative life insurance company na accredited ng Insurance Commission. At ito ay may coverage yung mga members natin ng up to 50,000 pesos in terms of life insurance. Okay? So, yun. And then, ang partnership naman natin with the government ay with Pag-IBIG, SSS, DAR. Meron tayong existing partnership with Philippine Crop Insurance Corporation at ang coming ay ang Philippine Statistics Authority at saka ang PhilHealth. Okay? So, yung sa SSS, tayo po ay collection agent ng mga members natin, and we collect 240 pesos from them as contribution to SSS kapag sila po ay gusto na maghulog dito. Pero ito po ay ginagawa natin on a voluntary basis. So, nagiging member natin, yung mga members natin, ay ginagawa po nating member ng SSS. So, iinom lang po muna ako at nanunuyo ang aking lalamunan. Ayan, okay. So, para makita nyo na, ay, naku, si Sir Vince, tao din pala, no? Umiinom pala siya. Anyway, so, SSS, pinamember natin yung mga ano natin kasi magbabayad lang sila ng 240 pesos. Mayroon na silang automatic na 20,000 pesos na death benefit from SSS. And I think that is a very good social safety net. Okay? Kay Pag-IBIG naman ay 20 pesos every week, no, yung kanilang 20 pesos every 6 months yung kanilang babayaran, at mayroon na silang 6,000 pesos na death benefit. So another very good social safety net from the government. Aside from that, we are also creating our socialized housing, our socialized housing with our members. At itong socialized housing natin ay 3% per annum lang yung makukuha nila na loan from Pag-IBIG. So we've already purchased a 1,100 square meter lot in Rosario and 5-hectare property in Veruela, Agusan del Sur. At yan po ang gagawin natin na socialized housing. So, yun pong mga interesado na mag-join ng mga social investors for this, maglalabas po tayo ng program for that para kayo po ay makasali at mayroong kayong profit. Tapos, ang nagagawa din po ng inyong social investment ay nakakatulong tayo sa mga mahihirap, no, sa low, sa mga marginalized sectors. So,
Meron din tayong partnership with DAR. Ito po ay capacity building with agrarian reform organizations. And then with Philippine Crop Insurance Corporation para naman i-promote yung crop insurance sa farmers. So ito po ay sisimulan na natin, i-reignite natin lalo na yung sa PCIC natin na partnership, no? And then sa PSA naman ay yung ease in access to birth and death certificates. Dahil pag tayo talaga ay nag-a-access ng government services, napakahalaga ng birth certificate, ng mga marriage certificates na yan, no? Kasi kailangan na maipatunayan natin ang ating identity. Tapos, mag-a-accredit din ng local SEDPI clinic partners with PhilHealth. Yan po ay plano pa rin naman, no? So, sana ay magawa natin lahat ng mga yan. So, ito po yung ating summary of SWEP benefits, no? The SWEP benefits actually ay hindi lang yung mga members natin yung kanilang natutulungan, pero pati yung kanilang family members, no? Pero this, again, lilinawin ko lang ha, ito po ay yung sa Agusan and Surigao lang natin na operations para sa mga marginalized sectors natin, no? So, yung life po ay extended yan sa member, tapos sa spouse at saka sa children. Pero paliit ng paliit yung nakukuha from the pagpapunta sa spouse at saka sa children. So, pag accidental death yung dahilan, ang total ay 50,000 pesos yung may makukuha. Tapos, nagbibigay din po ang SEDPI ng instant abuloy, which is 4,000 pesos doon sa member natin, pag sila ay namatay, no? So, yan ay makukuha na nila agad. Kasama nung sa SSS Pag-IBIG, no? So, yan ay nakukuha na nila agad. And then, we also have fire and calamity, which is typhoon, flood, no? Mga earthquake, ganyan, no? So, kapag fire, 5,000 pesos plus relief goods yung binibigay natin. And then, pag typhoon at flood naman ay relief goods. Yung medical assistance po natin ay sa damayan din po yan ginagawa. At ito po ang binibigay natin na benefit sa mga members natin ay pwedeng magbago every year base sa pondo na nakokolekta natin. So, for this year, ito po ay 200 pesos per day of being sick, no? At for a maximum of 15 days every 6 months kapag member. Kapag spouse naman, 150 pesos. At saka pag children ay 150 pesos din. Pero 5 days na lang. 7 days naman kapag sa spouse. So ito ay, hindi naman talaga siya health insurance. Pero medical assistance siya. Parang tulong natin na mawawalan siya ng income for that day. Dahil siya ay may sakit, at least mayroon siyang makukuha para sa kanyang daily na pangangailangan. So, ito po ay medical assistance natin sa kanila. Okay? So, these are the summary of benefits. And for our staff, no, pag nakita ninyo, wala naman po talaga itong pagbabago doon sa ginagawa natin sa ibaba. Okay? So, SWEP in the time of COVID. Paano siya? So, yun pong SWEP kasi ay magiging applicable lang siya kapag nagkasakit yung ating member at ang kanilang qualified family members. So, kailangan, kasi ang policy natin ay para doon sa mga members na nagkasakit o doon sa mga natamaan ng calamity, no? Yung naman pong calamity natin ay hindi pa naman talaga, yung COVID-19, hindi pa talaga tumatama sa atin. Ang tumama sa atin ay yung lockdown, yung general community quarantine na kagagawan ng gobyerno. Ito ay actually para rin sa kapakanan natin, no? But this is a government regulation. So ito ay parang katumbas ng holiday. So lockdown is government declared and is considered holiday in our operations. So wala tayong collections na nakuha at nag-aabono pa tayo actually ng expenses, no? Kasi kahit walang trabaho, walang kita, ay nagpapasweldo pa rin tayo sa mga staff natin. At ilan yung staff natin na pinapasweldo ay nasa halos 70 persons po yung pinapasweldo natin sa SEDPI na hindi tayo kumikita at walang collections. So, mahirap po yun, no? Kaya talaga, hindi tayo makakapagbigay ng assistance sa mga members natin ngayon kasi considered nga ito na ito ay holiday at hindi naman talaga siya katulad nung sunog o katulad ng nabagyo na kasama doon sa ating SWEP program.
Okay? So, yung assistance na ibibigay natin sa kanila ay yung pagpapaliwanag ng benefit ng pag-convert ng loan into joint venture. So, doon sa discussion natin on restructuring and refinancing na program natin na hindi tayo nagdadagdag ng interest at hindi tayo nag-i-interest sa interest at hindi din tayo nagpe-penalty kapag tayo ay mag-restructure at mag-refinance, yan po ay napakalaking benefit na. So, when we did the calculation, kapag 6 months ang term, equivalent po sa 1 kabang bigas at 13 kilong bigas, no? Ang equivalent noong kanilang nasa-save dahil hindi tayo nag-i-interest on interest at hindi tayo nagpe-penalty at hindi na rin nag-accrue yung interest beyond maturity. Nagkakaroon ng savings dahil dyan. So, yan po yung i-explain natin na sa totoo lang ay malayo yung ating ginawang product design compared sa ibang mga microfinance institutions. So, yun yung assistance na pwede nating maibigay sa kanila kasi kapag ibibigay pa natin yung meron tayo ngayon, naku, baka wala ng pondo para sa pagpapaikot ng ating operations, no? Ng pagbibigay ng kapital din sa mga members natin. So, ang isa rin po na iniisip ko ay magkakaroon tayo ng posible na fundraising campaign, no? So, titignan natin kung sino yung pwede nating makapartner for this fundraising campaign para at least ay makapagbigay tayo ng ayuda sa mga members natin. Okay? So, yan po yung ating pagpapaliwanag tungkol sa SWEP para sa COVID sa mga members natin. Okay? Dito naman tayo sa ating branch operations. Okay? Dito sa ating branch operations, ano yung mga gagawin natin? So, ito yung mga activities. Kailangan ay mag-general cleaning tayo. So, ito ay in-announce ko na kahapon at sabi naman ng ibang mga branches ay nagsimula na daw silang mag-general cleaning. So, pwede po ba na picturean nyo yung mga sarili ninyo na nagpapakita na kayo ay nagsasabon sahig at saka ng wall at saka ng doorknob. Very important yan, no? Para meron lang tayong mga pwedeng maipakita, no, na proof niyan. Tapos, gagawa po tayo ng physical distancing protocols na i-improve natin as we move along. Kasama na dyan ng face mask. Tapos, tayo din po ay magkakaroon na ng vegetable garden sa ating branch. Dahil napakahalaga nun ngayon natin na ramdaman ang importance ng pagkakaroon ng sariling garden para tayo ay makapag-produce ng ating pagkain at yung pagkain na yon ay pwede makakabawas na sa gastusin natin, lalong-lalo na kapag lockdown. Okay? Tapos, pag-usapan natin yung pag-regularize ng ating employees at saka pag-promote. No? So, doon po sa general cleaning natin ay nagpabili po ako ng Zone Rocks o ng bleach. At kailangan na ang gagawin natin dyan ay lalagyan natin ng isang part na Zone Rocks o Clorox tapos 9 parts na tubig. So, to complete the 10 parts, no? 1 part, 1:9 yung ating ratio dyan, no? Para timplahin. Tapos, kailangan natin i-wash ang ating walls mula walls papuntang floor. Okay? Hindi pwedeng baba pataas, ha? Dapat taas pababa. And then, thoroughly wipe commonly used surfaces. So, doorknobs, keyboards, tables, and chairs. So, kung meron pang mga ibang parating hinahawakan ng mga bagay, dapat ito ay parating pinupunasan natin ng bleach with water. Okay? So, yan po yung sa general cleaning natin. And then, ito naman yung ating physical distancing protocols. So, siyempre po, lahat naman ng mga branches natin ay nabisita ko na at alam ko kung gaano ito kalalaki. Hindi naman talaga malalaki yung mga branches natin, no? So, ang unang-una po ay maximum of 3 members lang ang dapat na nasa loob ng office at any given time. So, hindi po pwede na sabay-sabay silang papasok sa atin. And with that, kailangan nating baguhin ang ating schedules for releases. So, ang releases natin ngayon, gagawin na natin siya na everyday para mas maraming options yung mga members natin na pumunta at makakuha ng releases for their capital contribution at magkaroon naman ng maglalagay din tayo ng time schedule. So, maganda na i-spread natin yung time schedule mula umaga hanggang hapon
or kung kayo na yung bahala kung anong gagawin yan, I leave it up to Lisil, no, para pag-usapan kung paano yun, time slot. So sabihin natin sa kanila, no, kayo po ay pumunta ng 1 o'clock to 1:30. Kayo naman ay 1:30 to 2 o'clock, 2 o'clock to 2:30, ganyan, no? So yun yung ating gagawin dyan. And then, bago pumasok sa opisina, yung mga members po natin ay kailangan na maghugas ng kanilang kamay sa labas ng ating opisina. So, doon po sa labas ng ating opisina, kailangan ay laging may sabon, tabo, at timba na may laman na tubig para maghugas ng kanilang kamay bago sila papasok. Kasi po, sigurado na kapag bumisita yung mga members natin sa ating branch ay sila ay pumunta sa palengke o may pinuntahan pa sila, and we also want to protect ourselves. Okay? Tapos, ang layo natin sa isa't isa ay dapat minimum 6 feet. So, kapag tayo ay maglalagay ngayon tayo ng markers doon sa sahig natin, no? Maglalagay tayo ng markers doon. At lagyan nyo na ng 6 feet intervals, okay? Yung floor, lagyan nyo ng X. At ibig sabihin, doon lang pwedeng pumunta yung mga members natin para hindi talaga magkaroon ng pagkakadikit-dikit. Okay? So, pwede nyo din ilagay na doon yung upuan, tapos yung mga areas na ayaw ninyong puntahan ng mga members para hindi nila puntahan, pwede natin lagyan ng upuan doon, tapos lagyan nyo ng X na masking tape para yun ay hindi maupuan at alam nila na yan ay para sa ating social or physical distancing. Tapos, alam ko na, at napansin ko na ito dati, no, na meron tayong mga nabibili na face mask na para sa mga ano natin, na lalo na kasi pag mga nagmamotor, kasi nagmamotor tayo, no? So, lahat tayo ngayon ay kailangan na magkaroon ng face mask, no? Yun yung ating gagamitin. At the minimum, yan pong ating cloth na face mask yung gagamitin natin. At yung mga sa, kasi alam ko may kakulangan na sa surgical mask talaga, kaya mahirap yon. Pero better pa rin na meron tayong face mask, at yung face mask na yan ay kailangan natin na hugasan every day. At ito ay, kaya kailangan siguro meron tayong dalawa or tatlong face mask para napagpapalit-palit natin ito at hindi natin inuulit-ulit yung isa lang every day. Tapos kapag lalabhan natin siya, dapat ito ay nakalagay sa ilalim ng araw para ito talaga ay ma-disinfect, no? And then yon, i-layout natin yung chairs and mark chairs that can and cannot be used, gaya ng dinescribe ko kanina. Okay? Tapos, kailangan din tayong magkaroon ng vegetable garden. At natutuwa nga ako, no, kasi si Randy, na kanina kausap ko siya sa chat, ang sabi niya, nagpunta na daw sila sa Department of Agriculture at humingi ng seeds, no? So may seeds daw na ibinigay, at ang mga seeds na ito ay carrots, ano ba yung sabi niya kanina? Yung carrots lang yata yung tandaan ko. Ah, may mushroom pa daw na binigay. So, kung nainggit tuloy ako, may mushroom talaga, no? So, maggagawa tayo ng garden sa ating office, at yan ay i-check ko talaga, ha? Kapag bumisita ako dyan, dapat meron akong pipitasing kamatis o kaya aanihing talong or something. Kasi gusto ko na i-demonstrate natin sa mga members natin na kung sa opisina nga natin, kaya natin, mas lalo na sa kanila kasi nandun sila sa rural areas. So maganda na meron silang garden na minamaintain. Tapos ay yun, pwede na natin silang tulungan na baka pwede tayong makipag-coordinate sa Department of Agriculture para makakuha tayo ng libreng mga buto or seeds para ma-distribute natin sa ating mga members. Okay, so yan mga yung example ng vegetable garden, no? Kung wala tayong space at wala tayong lupa doon sa office natin, pwede naman na sa mga paso o sa mga recycled na plastics yung gagamitin natin para tayo ay magkaroon pa rin ng ating garden. Okay. And lastly, dito naman po sa ating employment, so nagbigay na ako ng instruction na yung pong mga staff natin na due for regularization at promotion pero naabutan tayo ng lockdown ay ipagpapatuloy natin ito. So, what does this mean, no? At ina-announce ko siya talaga. Meron talaga akong positive energy with this rebuilding and recovery, no? And I want you to feel that, na hindi tayo nag-layoff, hindi nga tayo nagtanggal ng probi, di ba? Kasi yung ibang mga microfinance institutions or ibang mga companies nag-layoff, yung mga probi tinanggal, no? Pero tayo,
magre-regularize tayo. Basta karapat dapat at pumasa sa ating evaluation, ha? So tatandaan natin 'yan. At yun, kasi gusto ko talaga na yung pagpasok ng May 4 next week ay talagang positibing positibo yung ating energy at tayo ay ganado na tumulong sa ating mga members. So, nagbigay na rin ako ng instruction doon, nagbigay na rin ako ng instruction kay Lisil na kumuha ng cellphone para doon sa mga nangangailangan ng cellphone na mga employees natin dahil ito ay kailangan sa trabaho, no? At ito ay yung mga nangangailangan din ng motor ay i-purchase na rin para talagang handang-handa tayo na harapin ang rebuilding and recovery phase para sa SEDPI Social Microfinance. Okay. So yan yung mga ano, no, yung mga updates natin. At gusto ko lang balikan yung mga questions natin tungkol sa tungkol sa restructuring and refinancing natin. So, ang tanong ni ano sa akin, ang tanong ni Regine, no? Ang tanong ni Regine ay meron ba tayong calamity assistance na ibibigay? So, gaya ng sinabi ko na explain ko na 'yon, ang calamity assistance ay yung SWEP natin ay para doon sa mga tatamaan mismo ng COVID kapag sila ay nagkasakit na. Okay? So, kailangan talaga natin i-preserve yung pera natin para pag nagkasakit sila ay mayroon tayong maibibigay. No? Kasi ngayon, yung lockdown ay hindi naman siya natural disaster. Ito ay government regulation at ito ay holiday na itineclare natin. Okay? So, sa normal na loan, kapag yan yung kadalasang pinipili ng mga member, pero tanong nila kung ano ba ang gagawin natin kung babalik yung full collection na. Kaya nga, pinapatanong natin this week kung kaya na ba na nilang magbayad. Kasi ibabalansihin natin yung gagawin natin next week base sa research natin, no? Number three, sa pagbalik ba ng operation natin, yung system, oh, yes, no? Magiging okay na yung system natin kasi inaayos na ni Dimples yan. Sa refinancing and restructuring, ano po ba ang dapat sundin, yung 6 months or 2 months? Yung 6 months or 2 months ay depende yan sa magiging makikita natin na kalagayan ng mga members natin. Kasi tinanong natin ngayon pa lang, no, magkano yung kakailanganin nila. So, para makapagsimula ulit. So, base dun sa kakailanganin nila at base sa kakayahan natin, titignan natin ano yung pinaka-okay. So, pwedeng option ay 2 months, pwedeng 3 months, pwedeng 6 months. No? Yun yung ating tinitignan. Yung sa 3 months natin na normal loan, hanggang saan po to matatapos? So, patuloy pa rin naman siya yung ating 3 months na loan. No? Hindi siya, magpapatuloy pa rin siya. Okay? So, yun. So, yung ibang mga sagot natin, tanong ninyo, ang gagawin ko na lang ay isusulat ko siya. Tapos, ipapadala ko sa inyo para mas maliwanag at mas maiintindihan ninyo. Okay? So, ngayon, no, so sana ay maliwanag na ibigay ko sa inyo ngayon ang mga kailangan gawin. And good luck sa inyo sa paggawa ng research. At doon naman sa mga microfinance institutions na nakikinig ngayon, you are very welcome to use the tools that I described. At of course, kailangan nyo itong customize according to your situation. At ito po ay ang tulong ng SEDPI para sa microfinance industry, no? At yun, hindi kami kasi yung tipong talagang nagtatago-tago ng aming impormasyon. Hindi ko po yung ugali, okay? The more I share, the more I gain. Yan po yung aming isa sa paniniwala sa SEDPI. Okay? So, at yun po naman po mga nakikinig na iba at kung nanonood dito and you are interested to support our initiative, you can become a social investor in SEDPI and you can go to my Facebook Messenger and just type SEDPI and send it, tapos kayo po ay makakakuha ng instructions on how to become a member of SEDPI. So, ako si Sir Vince, dito sa Pilipinas, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan.